natin is mataas. Kami na alos 26 degree nga lang kami pag dito sa office eh. Unlike kung 24 degree pataas, mas mabilis niyang mapapalamig ang room. Kapag malamig na ang room sa 24 degree, so ibig sabihin magpapahinga na yung outdoor natin or magmi-minor na yung compressor natin. Okay? So kaya maraming nasisira ang aircon kapag ka summer dahil nag-overheat dahil sa maling paggamit. Tao po! Taga-Colin ho! Magpapalinis ho ng aircon. Kayo ho ba yan? Oo. Bakit ngayon lang kayo? Nagluto pa ho ako. Tapos sumatid pa ho ako ng sabong doon sa kapitbahay namin. Ayun eh. Nagluto ako na sinampalukang manok. Tapos yung manok namin. Eh hinabulo kami ng pulis. Gawa nang inabot kami ng tupada. So, nag-iumpisa daw namin dito. Tapos, yun. Ay namama to, oh. Nalaglag yung mangga, ano? Gulat. Sige. Okay. Yung maayos, ha? Sige po. Okay, so maglilinis tayo ng aircon. Ito, merong kulin dito. Kulin yung lilinisan natin and gagamitan ng amber. Pero hindi na po sa outdoor gagamitin yung amber. Doon lang sa loob. May masyado masungit yata ako yung may-ari. Baka ako gusto niya magpamerienda. Ay, sumasabi. May merienda na. Okay. Na lang dyan. Sige po. Ayusin yung paglilinis, ha? Opo. Bakit yung isa nakakatalakbo? Ano po ito? Dati hong apo sa yap. Sige. Ilan taon nyo na ho bang hindi pinalilinis to? Next time, ho. Itawag niyo ng tama, ha? Hindi yan ganito. Pahihirapan niyo kami mga tagalinis ng aircon eh. Napakarumi, oh. Isang taon. Mabihira naman. Ano gusto niyo? Pahihirapan niyo kami mga technician. Bakit? Isang taon naman yun bago palinisan, diba? Tatlong buwan, ho, bago linisan ng aircon. Lilinisan na yan pagkatipas ng tatlong buwan. Tignan niyo naman, oh. Para namang pinagbahayan na ng aso to. Ingat. Tulugan ng aso namin yan, eh. Tulugan ng aso, aircon. Oh, hindi ba nakikita yan? Tapos pag nasira, rireklamo kayo sa aming mga technician. Ganun talaga. Ay, sir, palinis na. Saka magalit lang ako dito sa may-ari ng aircon na ito. So, kakalasin natin lahat ito. Kakalasin ko yung cover. Tapos, ingatan mo lang mabasa yung board. Bustado, ha? Mamaya, ito lang ko yung gawa niyo, ha? Ay, nako. Ang hirap kumita ng pera, tapos magkaganito pa mga customer mo. Napakasusungit, di man lang nagbibigay ng merienda. Kakainis. Kakainis ka ba? Pa! Hindi po! Okay, patanggalin ba natin? Pwede mo clean na eh, no? Ha? Okay. Sige, ito lang, likod. Mublowery na lang natin.
Dami balahibo ng aso. Yan. Puro balahibo ng aso yung ano. Yung may-ari kasi nito. Hindi pinapalinis ng tama yung aircon niya. O. Bayan. Tapos hindi man lang nag-aalo kahit tubig. No, hirap no pagka mga ganito customer mo. Hindi man lang maalok ng merienda, kahit tubig man lang sana. Hindi na nga tayo pinapasok to sa loob. Yan. Okay. Okay na, boss. Malinis na busing. Okay na, yan. Namumuti na. Pagagandahin natin ng konti para matuwa naman yung may-ari nito. Yan. Okay. Linis na. Siyempre, para makuha naman yung may-ari ng kabuhay, boss. Dito. So ayan, okay na, nalinisan na natin. Ito papapansin nyo, hindi ko tinanggal yung board. Kasi minsan, ito nagiging problema ng mga teknisyan natin. So, nababasa. Pero ako, sinadya ko talagang hindi tanggalin yung board. So, importante kasi katulad niyan, minsan, hindi nyo napapansin kahit tinanggal nyo or hindi nyo tinanggal, may issue pa rin na nababasa. Pero pinakamaganda, binabaklas natin. So ito, importante dito, meron kayo laging dryer or blower. Hindi ka punit ito ito ha. Nakatulad nito. Pero mas maganda kung dryer at saka meron kayo nito. Then after yung linisan, ito. Yan ah. Kasi hindi nyo napapansin, naanggian siya ng tubig. Kaya importante, huwag kayong magmamadali pagdating sa mga ganito, lalo may mga board. So importante na patutuyuin nyo ng mabuti. Di baling tumagal kayo ng konti, huwag lang madisgrasya yung board. Yan. So pwede nyo siya siguraduhin yung tuyo, yung board, na katulad nito, yung terminal, siguraduhin yung tuyo bago nyo paandarin. Okay? Okay, so sisiguraduhin yung tuyo, lapit mo dito. Siguraduhin yung tuyo yung ating board and itong terminal. Ha? Kasi nagkukos yan ng minsan, nagkakaroon ng corrosion. Ah, hindi na iwasan yan, nababasa. Kaya ginawa ko nga dito, hindi ko na tinanggal. Binlower ko na lang. Pero pinakasave po niyan, tatanggalin nyo ito. Saka nyo siya ibublower. Kahit nasabihin yung inilayo nyo man yung board. So hindi nyo rin napapansin minsan, naaanggian ng tubig. Saka ito, minsan pag gumaandar yung pan, natatakunan siya. So, siguraduhin nyo na
tuyo yung board bago kayo magpapaandar ng unit. Okay? Parang brand new bossing. Siyempre, ganyan tayo magtrabaho. Importante, malinis. Yan. Ma'am, tapos na po! Nasaan na yun? Ma'am, papasok na ako kami dyan sa loob! Okay na, pasok tayo. Tao po! Ay, sino yun? Taga Colin ho. Colin na naman? Ako ho talaga yon. Tapos na ako kami doon sa labas. Kanina pa nga ako kami doon. Hindi man lang kayo nagpamerienda. Pasensya na, busy ako eh ha. Maglilinis ho kami. Magigalit ka ba? Hindi nga ho. Pasok po kayo, pasok kayo. Maglilinis kami ng aircon dyan. Paglilinis na rin yung side kasi may dumang kalabaw eh. Ha? Ano ba naman? Kalat niya ang opisina niyo? Ganun talaga dito. Pwede na pasok ang chinelas? Pwede eh. Magmamap ka naman dito mamaya eh. Pakimap ka. Ba yan? Tayo na nga maglilinis. Tayo pa ang patisay, papalinis atin. Kasi itong aircon namin, ang problema ko, hindi masyadong malamig. Parang hila ng buga ng ano. Isa lang ang solusyon dyan, ma'am. Ako ang bahala dyan. Ma'am, ito ho ang solusyon dyan. Sa hindi lumalamig ng maayos yung aircon nyo, si Amber. Ano ba yan? Eh, gusto mo, inumin mo. Ay, hindi ma'am, sorry. Ano po, panglinis po ng aircon ma'am. Yan. Okay. Ito, yan. Hirap kaya maglinis ng aircon. So, si Amber Protect po ang ginagamit namin para sa panlinis ng aircon natin. So, tingnan niya ho natin, ano ho bang klaseng aircon yan. Tingnan niya yung aircon yan, nanggigitata, hindi man lang huli. Ito, may filter, hindi man lang malinisan. Wala akong mautusan eh. Sino bang may-ari nito, opisina na ito? Si JDL. Ayun no? Si grabe JDL. Oh. Kita nyo, kapag ka mga aircon talaga ng may-ari ng air conditioning, kita nyo ang kapal ng dumi. Ano bang problema mo? May-ari ba o yung aircon? Lahat ho. So ito, nung nakaraan, ginamitan na ho namin yan ng Amber. Dati, pakitingnan nyo yung pins nung ginamitan natin ng Amber. Compare nyo dun sa iba na ginagamitan ng ibang coil cleaner. Ito rumurupok na pagkalipas ng halos isang taon. Pero ito, tingnan nyo yung pinaka-pins. Yung ginamitan natin ng Amber nung nakaraang taon. Isang taon, no? Bago halos nagpalinis. Ayan. So, maayos pa rin. Makikita nyo, buo pa rin yung pins. Wala siyang damage. So, pabubuksan ko lang. Okay, busdado, pakiabot nito, pakabot ng pangkalas. Ako na maglilinis dito. Wala ko ba kayong pamerienda man lang dito? Di ka pa nga tapos, gusto mo na merienda. Tapos ito, isipin nyo ito ha. Oh. Yung crack, ito dapat nabubuksan. Eh nung ginawa itong gilid na ito, sumasabit siya doon. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Tingnan nyo. So ito, dapat nakakapit doon sa pinaka-breaker. Ito yung wire eh. Ang nangyari, ginawa namin, nakasaksak. Hanggang ngayon, alam nyo ba, saksakan pa rin ito hanggang ngayon. Yan. So sinasaksak lang ho. Yan. Kaya pinagagalita ko yung may-ari. Wala kang gagawa sa amin. Kung tamo babae ako, pwede ba akong gumawa niyan? Busy ako dito sa kitchen eh. Next time naman ho, ipalinis nyo ng maayos yung aircon nyo. Hindi kasi ang alam ko, yung service center ng Colin, eh, yun daw ang ano. Ah, syempre naman, no? Ganyan o ka... Lahat daw sila sakop na, pati yung opisina nililinis. Ganyan o kababait ang mga taga-Colin. Yan. Maganda nga daw talaga ang service nila.
Service center, o din ba kayo ng Colin? Ay, hindi kayo lang. Ah, kami? Oo nga. Parang service center din o kayo ng Colin, ah. Hindi. Hindi ako related sa aircon. Ah, hindi ba? Tagsan niya ako. Naniningil ako sa ano ako. Oh, utang. Sa Mumbai. Loan. Boss Dado, pero ng Philips crew dyan. Sa lending kasi kami, utang ka ba? Pambili ng expander. O sige, approve na agad yan. Approve na. Philip, boss. Nandi mapadilim dyan, boss? Okay lang. Okay. Sige, oh. Kasi ang hirap dito sa napagpunta nating customer na hindi man lang makapag-alo, kahit tubig, merienda. Mamaya, ahanda kita na lechon. Gusto mo ba? Lechon baboy? Ah, pwede naman. Kahit naman lang dyan, tubig. Napakilalas na ako ng telepono dito. Wala kaming tubig. Tanggalin nyo naman yung telepono dyan. Paka... Ano ko kayo ang tatanggal? Kasi kayo ang... Uy na, ano? Yan o. Oh. Eh, ano ba yan? Pagkauna ba sa yan? Ano eh? Sasagutin pa. Baka mamaya, yung telepono ko maputol ha? Kami pa ang mananagot niya kapag ka na-disgrasya yan. Kayo ang ayaw umayos. Yan. Alam nyo man maglilinis ng aircon, tatanggalin nyo na yan. Wala akong secretary dito. Tatanggal ng chessboard. Dito, boss. Kainis naman dito sa bahay mo. Napakadumi. Ano ba ito? Bahay ho ba ito? Mukha bang bahay ito? Okay. Ito, ipaayos nyo ho ito ha. Hindi ho ito uubra yung mga ganitong duktungan na wire. Dapat ho, nakakabit ito sa breaker ha. Sige, sasabihin ko sa nag-install niyan. Yan. Bakit ko ba ganito lang yan, no? Tingnan nyo naman yung ginawa. Nako, yung nagkabit niyan, hindi na ako binalikan. Ha? Hindi na ako binalikan. Ang bihira na solder yan. Tanggalin muna natin ito. Pwede ko tungtungan ito? Oo, pwede yan. Pakiho ka sa labas. Tingnan niyo naman kung gaano kadumi na yung aircon nyo. Hindi nyo man lang inaasikasong linisin. Okay. So tingnan niyo yung unit natin bago natin gamitan ng amber. Ayan. So ito dati na namin ginamitan niya ng amber. Pero tingnan niyo yung things, hindi siya rumurupok. So kami na mismo ang magpapatunay na si amber ay isang magandang product na pwede natin gamitin sa aircon. And siguradong safe ang mga pins natin, hindi siya basta pumurupok. Ayan. So, tingnan nyo naman, yung aircon na ito is, mapapansin nyo, medyo may pagka-old model na. Pero, working pa rin, maayos pa rin. And, syempre, yan yung mga aircon na alagang amber. Okay, so, lilinisan natin. Okay, so gagamitin natin siya ng wash bag sa paglilinis. Okay? Ayan. So shoutout pala doon sa binilhan natin ng wash bag na ito, si Arnel Ponce Areglo. Areglo? Tama ba? Areglo, no? Alam mo, nakakasama ka na sir ng loob, ha? Tingnan mo yung binili ko sa yung wash bag. Ilang taon na itong naming ginagamit. Bakit hindi nasisira? Ayan. Alam mo, kaya inis na inis na ako sa iyo, sir, eh. Yung wash bag na binenta mo sa amin, tingnan mo, ilang taon na to. Wala pang pandemic. Ito na, wash bag na natin to, no? Hanggang ngayon. Ayan, buo pa rin. Kabahala ka, hindi kami makakabili sa'yo. Kaya hindi ka lumayaman eh. Kasi yung product mo, napakatibay.
Ayan, so may nangangailangan ng mga wasp bag kay Sir Arnel Ponce Areglo. Tama ba? Areglo, apelido niya, no? Areglo, Areglado. Ayun, si Areglado, Areglo. Okay, Areglado. Okay. Sir, baka may naman dyan, meron kahit... Ano ba? Payong na lang, sige. Gawa sa wash bag. Gawa sa wash bag. Ayan, no? So, yung wash bag na binili ko sa'yo, hanggang ngayon, buo pa. Ayan, no? Maayos pa. Running condition pa. Okay? So, ikakabit ko lang ito. Ayan, tatanggalin ko pala muna yung board. Sige, mamaya babalikan kita. So, inilayo ko lang yung board. Pwede nyo namang hindi na siya baklasin lahat. So, syempre, importante lang naman dyan. Kaya tinatanggal natin, eh, huwag siyang mababasa, ano? Nasa na ba yun? Ayan. So, tingnan nyo yung wash bag ni Boss Arnel. Napakadaling gamitin. Papasok lang natin to. Okay, susuot lang doon. Tapos, didikpitan dito. Didikpitan doon sa kabilang dulo. Yan. Okay. Bakit higpit pa. Maganda ka na, Dads. Nagme-merienda na ba yan sila? Ah, may pampamerienda dito? No, may merienda na nga ako. Nakatira si boss na kayo. Naubos ko na yung isang turon eh. Boss, saksak, boss. Hindi muna tayo. Saksak na. Saksak na. So yung amber pala, iwasan nyo napapatak sa tiles kasi namumuti yung tiles. Kaya makikita nyo, nakasakod ako ng timba. Okay. So yung timpla natin, alam nyo na naman eh, no? Kalahating tubig, kalahating amber. Kung medyo madumi, mas marami ang amber, 75% ni amber, 25% na tubig. Okay? Yan. Medyo madilim. Yun, tumutulo. Asa na yung basahan natin? Yan. Okay. Yan. So, ilagay ko lang muna dito sa bote. Wala ako nung spray bottle eh. Nadala nung aking mga technician sa labas. Yan. So, i-mix lang natin. And then, ayun. I-spray lang natin dito. Yun. Ito may wash bag ni Areglo, no? Kahit malagyan ng amber, eh. Areglado. Areglado. Areglado ba? Areglado talaga, no? So. Hindi, Areglo. Iba yun, eh. Arnel Ponce Areglo. Areglado. Ano ba apelido? Areglado nga. O, sige, mama. Iko-correct natin. Papagalitan tayo ni Sir Ponce. Okay. Sa tinanggal ko na, ginuhos ko na lang siya. Yan. Okay. So, yung tinimpla ko, inubos ko na dito kasi sayang na matitira pa eh. Okay? Yan.
Ayos. So, ibabad lang muna natin ang kaunting minuto habang nagmimerienda tayo nung pamerienda ni Madam na turun lang. Turun lang, oh. Wala man lang tinimplang kape. Yan. So, okay. Ano ba ito, Long Amber? Mamaya yung kamay mo. Naghuhugas muna ako ng kamay kasi amoy amber yung kamay ko. So, thank you doon sa paturon ni Madam. Turun lang, pamerienda sa amin. Thank you sa paturon pala ni Ma'am. So, nagmerienda muna kami dito. Mahalabas pa yung mga kasama ko. So, yung unit na nilagyan namin ng amber, pansamantala ibinabad muna namin. Mga 15 minutes bago natin banlawan ng tubig. Lasang amber yung turon mo, Ma'am? Special yan. Special. Lasang amber. Yan yung dinagdag ko dyan, pampasarap. Yeah. Malatip lang kape. Tip lang mong kape. Nagbibideo ako dito eh. Tip lang mong kape, Ma'am. Sige. Dali ah. Oh, ito na. Kape mo. Napakatagal naman ng kape. Nagpainit pa ng tubig. 15 minutes kasi babanlawan namin po yun, Ma'am. Ngayon, bago ka makapagtimpla ng kape, 10 minutes na, uubusin ko pa tong kape. Tapos mainit pa. Mainit pa. Ano ba yan? Dapat kanina nyo pa ho ito ginawa. Bago kami dumating, dapat naka-ready na ho ang merienda namin. Oh, pasensya na, ha? Mahihirap po kayo maging customer, Ma'am. Tapos babayad nyo sa amin, magkano lang? 1.5. Napakainit pa. Pero, sinabi mong lalagyan ng yelo. Sarap yung timpla mong kape, Ma'am, ha? Kuha-kuha mo yung timpla ng ano ko, ha? No. So, tuloy na natin to. Boss Dado, tapusin na natin to. Pwede nyo kahit hindi na siya banlawan ng sabon dahil yung amoy ng amber hindi siya masangsang o masakit sa ilong, mabango siya. Pero pinakamaganda rin siguro minsan apply nyo ng sabon para siguradong malinis. Ayan. So ito talaga ang ginamit namin na pang eksperimento. Eksperimento eh, no? Not experiment. Ayan. So yung ginamitan talaga namin siya dati ng amber para makita namin kung magkakaroon ng reaction doon sa pinaka-pins niya kung makakasira siya. Pero ito, halos sa loob ng isang taon, yung pins niya halos walang pinagbago. Yan ah. Makinis pa rin. So mapapansin niyo itong unit namin, may pagka-old model na to pero maayos na maayos pa yung pins. So yan yung mga tinatawag nating alagang amber. Okay? So babalikan ko ulit kayo mamaya. Ito na nga ba yung sinasabi ko, natuluan ng tubig yung wifi namin. So bubluwe rin pa. Sabi na kasi itab-tabi. Yung may-ari kasi nito.
So ayan na yung unit na ginamitan natin ng amber. Ayan. So medyo malinis na siya. And ayan na, mapapansin niyo yung pins niya, buong-buo pa yan kahit old model na unit na ito. Ayan. Okay. So ganya kaganda yung product natin na amber. And kami mismo dito sa amin, yan yung ginagamit namin, syempre product namin. Ayan, kaya kami mismo magpapatunay na maganda yung product. Okay, and syempre yung unit, ayan, napakaganda ng unit natin na Colin. Ito yung mga second version yata ng inverter, pero maayos pa siya. Okay, so i-assemble natin mamaya and tingnan natin kung lalamig pa, baka mamaya hindi na ito lumalamig. Ano, kasi binasa ako eh. Okay, mamaya magbalik tayo. Yan. So yung paglilinis ho ng sahig, kasama ho talaga yan doon sa mga nag-aircon cleaning. Ano? Kasama ho talaga yan. Siyempre yung nabasang sahig, dapat lilinisan natin. Nagpainom ng kape, pati kape ko. Tinira. Tinira yung kape ko. Sarap ng kape, no? Sarap ng tipla ko, no? Siyempre, ma'am. Okay, so okay na yung nilinisan natin na aircon. Ayan, so nag-set lang tayo sa 24 degree. Okay, so ayan, so ginamitan natin ang Amber Protect and maayos na siya. Wala ding, hindi siya mabaho ang amoy dahil yung coil cleaner natin is amoy calamansi. Ayan, okay na. So ito yung mga tinatanong sa atin pala, paano ba daw tayo nakakatipid sa inverter aircon, nakakatipid ba daw talaga tayo? So dito, kasi ang ginagamit namin na setting, kapag ka mainit ang panahon, usually hindi kami bumababa sa 24 degree. So madalas naka 24 lang tayo. Kasi kailangan ng inverter na bago siya mag-minor yung compressor niya, is mapanamig niya muna yung area. So kung ang ginawa natin is bumaba tayo sa 17 degree, kapag mainit ang panahon, yan, tulad yan, sinet ko siya ng 17 degree. Kung mainit ang panahon natin, mahihirapan niyang maabot yung temperature natin na 17 degree. Kaya ang nangyayari, medyo malakas sa konsumo ng kuryente, and madalas nasisira ang board or nasisira ang aircon. Kasi yung ating inverter board ay nakahabol dun sa indoor natin o dun sa room na mapalamig niya ng 17 degree. Unlike dun sa ang setting natin is mataas. Kami na alos 26 degree nga lang kami pag dito sa office eh. Unlike kung 24 degree pataas, mas malamig, mabilis niyang mapapalamig ang room. Kapag malamig na ang room sa 24 degree, so, ibig sabihin, magpapahinga na yung outdoor natin or magmi-minor na yung compressor natin. Okay? So, kaya maraming nasisira ang aircon kapag ka-summer dahil nag-overheat dahil sa maling paggamit. Okay? So, ang setting na dapat natin, kapag mainit, huwag nyong ibababa ang temperature natin para lumamig ang room. Dapat, nasa mas mataas na temperature tayo, para mas mapabilis niyang mapalamig yung ating room.
And siyempre dapat tama doon sa area natin. Ito oversize pa nga ito dahil 1.5 to eh. So ito lang yung available namin na unit na naikabit namin dito sa office. Ayan. So ang setting namin is 24. And ayun. Kapag 24 yan, mapapansin nyo yan, yung amperahe natin, kaso hindi natin natutukan pala ng ampere. Kapag nag-minor ang compressor natin sa outdoor, bumababa ang amperahe natin. So doon tayo nakakales ng kuryente or hindi pwersado yung outdoor natin. So napuprotektahan din natin yung ating outdoor board sa mabilis na pagkasira. Okay? So kung malamig naman ang panahon na mabilis, kasi pag malamig, medyo malamig ang panahon, malamig sa labas, yung room natin, mas mabilis niya siyempre mapapalamig. So pwede siguro nating itaas. So depende na sa body temperature nyo kung ano yung gusto nyo. Ayun. Pero kapag ka summer or talagang mainit sa labas, so pinakamaganda, huwag nyong iset ng mas mababang temperature. So ang setting natin, 24, pataas lang. So yun lang, para sa amin ha, depende na sa inyo yan. Kung masira ang aircon nyo, okay lang, kasi pabor sa mga technician yan. Pero yung sa akin, paalala lang. Okay, ayos!